turuan ko daw sila kung paano ko na-achieve yung ganitong katawan ko. Yan. Ganyan, no? Tapos, syempre, kasi nga, transgender ako. Madaming nagtatanong sa akin kung paano daw nawala kung nagpa-top surgery pa daw. Ba daw ako? Or hindi? Kasi actually, hindi ako nagpa-top surgery. Walang operation na nangyari. Ayan, bali. Welcome back sa ating YouTube channel. Nagbabalik ang inyong host, si B-Boy Pals, sa FTM Fitness. So, ayan guys, katatapos ko lang mag-exercise and of course, sorry, medyo hinihingal ako kasi katatapos lang ang session ko. So, ayan, papakita ko sa inyo yung proper way kung paano mag-push up guys. So, ayan. Tignan niyo yung susunod na video dito and of course, madami pong susunod na kinds of exercises, mga techniques and of course, may kasama ako na magiging demonstrator ko, magiging ano ko siya, para habang nagde-demo siya, ina-explain ko kung paano yung way of doing it guys. So, ayan. Sorry, medyo magulo dito kasi ito, boarding house na mini gym pa. Malakas yung open na gym kaya bumili ako ng mga gamit ko para mabuo tong vlog na to. So, ayan. Ayan guys, mag-proceed na tayo sa diamond push-up. Diamond push-up, lapag niyo yung kamay niyo, ganyan. Ayan, parang triangle siya. And then, ayan. Tignan ninyo, hindi din naka-angat yung pet ko, hindi din nakababa. Flat lang siya. Tapos pag binaba mo dahan-dahan, 1, up! Lay mo. 2, up! 3, up! 4, up! 5, up! Up! Ano ba? Tingnan mo. Flat siya. Up! Hindi na kaganon yung pet ko. Hindi na kaganon. Diba? Flat lang siya. Down, up! Ayan. So, ganun yun guys. Ang diamond push-up is inaapektuhan niya talaga yung dito sa may back mo, mostly dito, and of course, main is chest. Ayun. Parang bicep and shoulder and then back yung inaapektuhan ng diamond push-up. Ngayon, anong pagkakaiba ng pupunta tayo sa dun sa pangatlong sinabi ko na push-up, yung normal push-up tsaka yung wide. Anong pagkakaiba ng wide? Yung naunang ginawa ko. Yung wide is inaapektuhan din niya yung back mo. Tama? Kasi ganyan siya. Ganyan siya kaluwang, di ba? Ganyan siya kaluwang. Ganyan. Tapos, dito naman tayo sa may normal push-up, bicep, and of course, back din. Pero, different, it affect in different way, guys. Iba eh. Kapag dito, ginagamit natin to, syempre, may naka-indicate siya dyan, di ba? Pero hindi naman lahat afford talaga bumili ng ganito, lalong-lalo sa mga area na malalayo guys. So, you don't need this talaga. Basta sundin nyo lang yung sinasabi ko. Ayan. So, doon naman tayo sa normal push-up. Yung sa normal push-up, ganyan. Hindi siya masyadong maluwang guys. Ganyan guys. Excuse me guys. Ganyan. Ayan o. Oh. Ah, pansin nyo. Yung na-exercise is yung bicep and tricep ninyo. Naka-focus siya sa bicep and tricep ninyo. And of course, sa breast. Bakit ko sinabing na bicep? Kasi tingnan nyo, pagbaba, ganyan, siya ka-flat. Imagine ninyo yung barbell. Yung barbell kapag nag-barbell curl kayo or nag-dumbbell curl kayo. Diba, ito ang na-exercise. Ganun din sa normal push-up, guys. Ganyan na siya. 1, dahan-dahan din lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabi ko nga, pag beginner kayo, hindi nyo kailangan ng madaming push-up. Tsaka na lang kayo magpadami ng push-up kung talagang nasimulan ninyo nyo na and yung kayang-kaya nyo na. 8 reps lang tsaka 2 sets muna. Magsimula tayo sa konti-konti guys. So, ayun.
Knuckles. Ano ang knuckles? Pampalakas ng ganyan. Ano rin ang naapektuhan ng knuckles? Ganyan din yung braso mo, likod mo, and then breast. Gawin mo lang yun everyday, yung tatlong push-up kapag wala kang kagamitan. Hindi naman kailangan mag-record ng pumunta ka sa gym para lang ma-achieve mo yung katawan na gusto mo eh. Nasa sa'yo din lang yan. Sabi ko nga, girl and perseverance lang yan. Goal and perseverance. Hindi siya girl. Guys, so goal and perseverance lang yan, guys. And of course, techniques and proper way of doing it. Yun lang ang technique or yun lang ang sikreto para ma-achieve mo yung ganitong katawan. And of course, upper body. Wala kasi akong ano dito eh. Ituturo ko sana sa inyo yung proper na pull-ups. May table ako dito, kaso pag ganyan kasi, yan kasi ang gagamitin ko. Baka mamaya matumba, may ipit pa sa akin yung glass. Ano guys, so maghahanap na lang muna ako ng bar. Meron tayong pull-up bar sa dun sa base, sa kampo namin. Kaso di ako pwedeng pumunta sa base ngayon kasi nga under isolation ako. Bali, matatapos ang isolation ko siguro sa Wednesday. Ipapakita ko din sa inyo yung proper way na pag-pull-ups. Kasi nga, naka-focus tayo ngayon sa upper body, guys. So, sa ngayon muna, push-up muna, guys. Gawin nyo lang muna yung tatlong push-up. Ay, apat, I mean, na push-up. Pwede rin kayong mag-incline push-up kung gusto ninyo. Pero, para sa mga intermediate na yun and advanced. Ito is for the beginners. To be followed na lang yung for intermediate and advanced. Ito muna is for the sake of the mga of the beginners, guys. So, yun lamang po and thank you for watching and gusto ko lang pong sabihin na madami pang episode na susunod nito. Hindi lang ito for trans men, also lesbian, and pwede rin sa mga lalaki or sa mga kabataan na imbiskit mag-ML ang gawin, why not do some exercise, di ba? Exercise niyo yung kamay niyo para hindi yung ganito. Diba guys? Lalong-lalo na ngayong quarantine. Oh, after module, anong gagawin mo? ML, diba? Why not itry natin mag-exercise para ma-achieve natin yung katawan na gusto natin. Para iwas sakit din. Pampalakas ng immune system ang exercise, guys. Diba? So, eto ginagawa ko kapag ano, every morning before ako mag-duty. Ganito. Although, tumatakbo din ako, pero medyo tamad din kasi ako mag-jogging minsan kasi yung gigising ko ng maaga. Pero I'll try it. So, hindi pa kasi ako pwedeng mag-jogging kasi nga under quarantine ako. So, ang ginagawa ko na lang is, nag-exercise ako every day, every morning, every evening before matulog, ganun. Pero kapag bumalik ako sa base, siguro limited time na lang. Pero, ginagawa ko naman ng maayos. And of course, I will record everything para sa inyo, guys. And of course, sigurado ako may mga magtatanong kung ano yung mga supplements na ginagamit ko. I'll discuss it later para sa inyo, guys. Ha? Ilamang po. And ingat. God bless. And more.